Dapat na maging pamilyar at mausisa ang botante na sa panahon ng kampanya ang estratehiya ng mga trapo o traditional politicians ay isasakto ang pagsasampa ng kaso sa isang kandidato para pasamain ang imahe nito. Ito ang paliwanag ni Professor Attorney Michael Yusinko ng Ateneo School of Government 9 months bago ang campaign season sa national o itong darating na February 8, 2022 at 10 months bago ang simula ng kampanya para sa lokal na eleksyon o March 25, 2022. On that basis, yung harassment, kasi sa constitution natin nakalagay, bona fide candidates must be free from harassment. Nakalagay siya sa ligang batas natin yon sa Article 9. Sinabi ni Attorney Yusinko na nakalulungkot umanong isipin na nagiging estratehiya na ito ng ilang politiko na hindi lamang ang merito ng disqualification ng kandidato sa COMELEC ang isinasampang reklamo, kundi pati na ang iba't ibang kasong kriminal. Ito yung second aspect na dapat bantayan ng taong bayan, which is the political aspect na yung mga politicians natin ginagamit yung batas sa kanilang, para sa sarili nilang masamang hangarin. And therefore, yung mga botante natin, ang kailangan nila maging mas discerning eh. Na hindi porket na nag-file ka ng kaso sa ombudsman, tapos na yung laban doon. Isinasakto o di naman kaya'y mas maaga sa campaign period ang estratehiya ng ilang propagandista na dito umano dapat maging mausisa ang mga botante na hindi lamang sa sabi-sabi sumasakay sa pagpapasya ng pagboto. Ang botante natin, mm-hmm, ang voting process niya is always about choosing the lesser evil. Which is sad, no? Which is very, very sad kung ang botante, tayo mga botante, pupunta tayo sa polling precinct, titignan natin yung listahan ng mga kandidato at ang iniisip natin, sino ba dito yung hindi pinakamasama? Sana hindi maging ganun in the future, no? Sana in the future, ang mga kandidato natin, pinipili natin based on their merits and on their capabilities. Sinang-ayunan naman ni Commission on Election Region 3 Assistant Director Attorney Elmo Duque si Professor Yusinko. Ngunit paglilinaw niya na wala pang malinaw na palatuntunan ng COMELEC na nagbabawal na kasuhan ang isang kandidato tuwing campaign period. Wala naman, filing lang naman yan eh. Yung, wala naman, anytime it could be filed, otherwise makuha sa prescriptive period. There are cases for election purposes when the filing of a case is allowed kasi siyempre kagaya ng disqualification, kagaya ng material misrepresentation, cancellation of the event of candidacy. So may mga period na ipinigay ng batas natin. Sabi ni Duque na sa isang banda, nagiging kasanayan ito ng ilang mga politiko na ang estratehiya ay ibaba ang kredibilidad ng mga kandidato. Paolo G. Santos, CLTV News.